this video is for you. So let's start. When I started saving, siguro mga 3 years ago, yung ipon ko napupunta lang sa pambayad sa utang. Because during that time, family namin may kailangan bayarang utang. So, after namin mabayaran yung utang namin, I think it took us 3 to 4 years siguro. 3 to 4 years siguro bago namin mabayaran yung utang. Medyo malaki ha. Doon pa lang ako nakapag-start mag-ipon. Actually, last year lang siya. 23 years old ako nakapag-start talaga fully mag-ipon for myself. So, ako, yung sinasabi ko sa sarili ko, parang medyo napag-iwanan ako o ganun. Pero sabi ko nga eh, importante, naiisip ko siya, importante, gusto ko siyang simula at gusto ko siyang gawin. So, wala akong dapat ikabahala doon. Kasi, pinaka-importante is, may gusto kang gawin at ina-actionan mo. Hindi naman pwedeng lahat na sa isip mo lang ayaw mo nang i-execute, ayaw mo na siyang gawin. So, kung kapares kita na nandito sa age group na to at medyo nahihirapan ka mag-ipon, these are the tips that I'm going to share with you na gumana sa akin na hopefully, sana gumana rin sa inyo. Okay. Sobrang sarap sa pakiramdam ng may ipon ka. Sa totoo lang. Parang every time that you sleep and every time that you wake up, you would always have this smile in your face that you would say na, wow, naipon ko tong ganito. Tapos minsan may mga times na nahihirapan ka. Tignan mo lang yung ipon mo. Parang sasaya ka na. Alam mo yung ganong feeling? Gusto ko maranasan mo rin yung ganong feeling kasi masarap talaga siya sa pakiramdam. Itong tips na to, pwede mo siyang i-shuffle-shuffle, pwede mong i-apply lang yung tingin mong makakatulong sa'yo. Or, pwede rin naman na pag-isipan mo muna kung makakatulong ba tong videos na to sa'yo, tong video na to sa'yo, bago mo simulan. Ang unang-una, kinukuha ko ang aking mga kagamitan, sorry. Una sa lahat, mag-open ka ng bank account. Okay? Ako, I have four passbook na addict ako sobra sa pag-iipon. Sobrang siguro na addict ako sa pag-iipon at sa pagkukuripot. I have four. And hindi ako kumukuha ng may ATM. The moment na pupunta ako sa bangko, pinapakat ko na siya. So, number one, kung gusto mo talaga mag-ipon, is magbukas ka ng bank account. Kasi pag nasa, ano mo yan, nasa ATM mo yan, o kaya kapag nasa wallet mo siya, tendency niyan, kahit nga minsan nasa bahay, kahit hindi mo naman dala yung pera eh, ang tendency niyan, pag hindi nakabangko, magagastos at magagalaw mo talaga siya. Kahit di mo gustuhin, magagastos at magagastos mo yan. So, ang gusto kong gawin mo ngayon, kung may time ka, may malapit na bangko sa inyo, magbukas ka ng account. I think si BPI, wala siyang maintaining balance, but I would suggest na kung ang edad mo is 22-23, you can check and look for options. Ako, marirecommend ko yung Security Bank. Kasi sa Security Bank, 5,000 lang yung maintaining balance nila dun sa passbook nila. Kung gusto mo rin naman ng BPI, ang gusto mo din naman ng may ATM, pwede. Pero in my case, at gusto kong i-share, is mas maganda sana kung passbook lang, kasi di mo talaga siya magagalaw. Ako, ang ginagawa ko, pinapakat ko talaga yung ATM na kasama. Kasi most of the passbooks na pupuntahan mo, most of the banks na kung saan magbubukas ka ng account, madalas talaga yung passbook, may option ka or kasama na talaga si ATM. But what I do, talagang pinapakat ko na talaga siya para sure na hindi ko magagalaw at nandun lang siya sa bangko. So, yun number one ha, magbukas ka na ng bank account, huwag mo nang pag-isipan yan. Magbukas ka na kung saan malapit. Tapos, tanungin mo kung magkano yung maintaining balance. Tapos, ilagay mo na dun yung pera mo. Kasi yung maintaining balance, yun pwede mo naman din yung tanggal, ikunin kapag kunyari, ka-close mo na yung account, pwede mo i-withdraw, tapos mag-iwan ka lang dun ng ilan, di ba? Kasi, the moment na naging inactive na yung bank account mo, wala na yon. As in, i-re-report na lang yun sa office and sa head office ng mga banko na, oh, itong account na to, inactive na siya. Makukuha mo pa rin naman yun, pwede naman, over the counter mo siya ikukunin. Yung pati, pag kasi si passbook, over the counter siya. So, talagang bibisitahin mo yung bangko kung gusto mo makakuha. Hindi mo siya magagamit talaga. That's number one, ha. Number two, I would suggest na maglista kayo, tapos ilagay niyo siya sa money organizer. I'll show you mine, ha. Pwede namang envelope lang, pero kasi, ewan ko ba, mas natuwa ako dito. Okay, so, yan. This is my money organizer. Okay, so nakalagay dyan is my insurance. May extra money for savings.
Amaya and condo. I used to live in a condo before, pero hindi na ngayon. Yun sa bahay ko, because I have my own house. And then for family and emergency money. And then I have my grocery wifi dito sa part na to. Ito, nabayaran ko na. Ito, nabayaran ko na rin itong part na to. So, wala na tong pera. So, dalawa na lang. Yun. Magkano lang to sa Shopee? Kung mag-order ka naman sa Shopee, parang 50 pesos lang to. So, plus 45 na shipping. So, 90 pesos lang, 95 lang. Ilista mo na yun. Tapos, ako nag-work talaga yung envelope system, okay? Kung kunyari, ayaw mo pang ilagay sa bangko straight yung pera mo, kunyari, wala kang time, ilagay mo na siya sa envelope or organizer mo para alam mo nang nakatabi na dun yung pera at alam mo na nandito talaga siya nakalaan. Nag-work talaga yun sa akin. And una nag-start ako envelope lang ako hanggat sa natuwa ako sa money organizer kasi very clean siya. So yun yung ano ko, yun yung number 2 tip ko. Envelope system talaga. Envelope system yung pwede mong i-try. Next, number 3 tip. Wait, kunin ko ulit kodigo ko. Number 3 tip, umiwas sa sale. Okay, ang New Year's resolution ko for 2020 is meron lang akong 4 na bagay na pwedeng bilhin this year. Kung hindi dun kasama sa listahan na yun yung dapat kong bilhin, hindi ko siya pwedeng bilhin. Dati sobra akong fanatic ng sale. Lahat ata ng sale nung 2019, lahat ata yun na napuntahan ko. Lalo na pag sa Mega Mall, Mega Sale, ay, punta agad. Bili-bili agad. Kahit hindi ko naman kailangan. Mali talaga yun, ha? Mali talaga yun. Pero minsan, dahil gusto mong makiuso, gusto mong in ka, minsan pupunta ka talaga sa sale kahit hindi mo kailangan. Umabot ata to the point na ang dami ko ng sapatos, hindi ko naman ginagamit, kung ano-ano na yung mga pinagbibili ko. Dahil pag nakakita ko ng sale, pupuntahan ko agad. Mag-hoard ako na hindi ko naman ginagamit. Then, iba pa, hindi ko pa nasusuot yung iba. So, yun yung pangatlo kong tip. Umiwas ka na sa sale. Tigil-tigilan mo na yung pag-sale. Yung mga 11-11 sale, kahit yung mga apps. Hindi ako doon na dadali na. Kasi nga, nag-commit ako sa sarili ko na for this year, meron lang akong 4 na bagay na pwedeng bilhin. Pag di siya kasama doon sa 4 na yun, hindi ko siya pwede na talagang bilhin. At kahit saan, hindi talaga pwede. Yung pag-iwas kasi sa mga sale, minsan kasi nakadepende rin yan sa kasama mo. Huwag ka na sumama dun sa mga taong mahilig talaga mag-shopping-shopping. I used to be a bad influence sa ano na yan, sa mga kaibigan ko. Uy, sale sa ganito, punta tayo, ganyan-ganyan. Later ko na lang na-realize na ako pala yun. Pero, para sa akin, kung pupunta ka sa sale at hindi mo naman talaga kailangan bilhin yung gamit na yun at wala naman siya talaga sa plano mo, mali yun, maling purchase yun. Kasi matatambak lang sa bahay mo yun, hindi mo naman gagamitin. Parang ako siguro yung 2019, nag-start kasi talaga ako ma-addict dun sa sale 2019 to the point na ang dami ko lang sapatos. Siguro hanggang 5 years yung mga sapatos na napili ko, yung iba hindi ko pa nagagamit. Ganun na siya katindi. Yung iba pa dun, binenta ko na lang half the price. Sabi ko, hi, this station stop. It will start from you talaga eh. Kung ayaw mo nang balikan yung ano na yon, yung pag-uugali na yon, ikaw mismo sa sarili mo magsasabi nun, ako hindi na talaga, kahit sale sa Shopee, Lazada, hindi mo ako mapapabilit yun unless talaga kailangan ko. Pero kasi yung pinaka-importante lang ngayon na kailangan ko is yoga mat. Hindi ko pa nga nabibili yung yoga mat. Parang nagtsatsaga na lang ako sa carpet. Pwede na ako dun mag-workout, ganun. Pero tinitiis ko ha, tinitiis ko hindi bumili. But pag kailangan mo, at talagang nakabudget siya, bilhin mo, pero yung pupunta ka lang sa sale for the sake na bumili ng damit, ay ang dami mo pang damit, ay wag na. Kasi mali talaga. Iwasan mo na. I-uninstall mo na rin yung app na yan para hindi mo na magastos-gastos. Okay? Next. Magbaon. Sa Makati ako nag-work. And, ano ba? Yung mga co-managers ko, sa labas sila minsan kumakain, meron din nagbabaon. Sabi ko, tatry ko 1 week na magbaon. Kasi medyo nagbabawas rin ako ng timbang during that time. Diet ako. Pero ang tawag, ending pala money diet. Ending ko pala money diet. So dahil ano, naka-money diet ako no. Nagda-diet ka na sa physically. Kasi nga, nagbabawas ka ng timbang. Nag-money diet, titipid ka rin. Sabi ko, magbaon na ako. Nagtry ako magbaon ng 1 week. Ang laki talaga ng naipon ko.
laki ng na-save ko, 1 week pa lang. Sabi ko, tuloy-tuloy ko na to. So, every day, parang mga baon ko, hard-boiled egg, kasi nga, nag-jejeta pa rin ako noon. Tapos may oatmeal, tapos, minsan nagbabaon din naman ako ng meat, mga mixed veggies, pero nagbabawas ako kumbaga ng intake, food intake ko. Alam nyo, ang laki talaga ng ipon kaysa pagbibili ka. Kaya magbaon ka na lang. Huwag kang mahiya. Okay lang yun. Ako, minsan kumakain na lang ako sa desk ko. Okay na ako. Kasi, mas importante sa akin na makaipon ako kaysa naman na wala, diba? Ano nga, ang dami mong binibili, lumulobo ka na, masaya ka nga sa pagkain mo, pero yung katawan mo naman, hindi na rin siya natutuwa sa dinadala mo sa kanya. So, balanse lang. Magbaon ka, huwag ka nang mahiya. Okay lang yun. Walang masama sa pagbabaon. Kaya magbaon ka na rin. Kung gusto mo makatipid. Kung may ini-aim ka na, ano, na ipon, magano ka. Mag-try ka na nun. Lastly, okay? So, ang mga sinabi ko, first, mag-open ka na ng bank account, ah. Second, sabi ko din sa inyo na try the envelope system para ma-organize mo yung mga gastusin mo. Number 3, umiwas sa sale, okay? Number 4, magbaon. Kung ikaw ay nagtatrabaho, magbaon ka. Ngayon, actually, madali kasi work from home. So, nakakatipid ako lalo. So, kayo rin siguro. Pero yung mga kailangan pumasok, baon na lang kayo para makatipid. Last tip, para ma-boost yung pag-iipon at yung gusto mo mangyari na ipon na gusto mo. Nahirapan ako sa train of thoughts talaga. Lastly, ang lagi kong sinasabi at lagi rin sa akin sinasabi ng mga taong mas nakakantanda sa akin is pay yourself first. Yes. Importante na bayaran mo muna yung sarili mo. Paano ba yan? Buhok na to. Sorry. Bayaran mo muna yung sarili mo. Pagkasweldo mo, magtabi ka na agad ng pera sa bangko. Unahin mo yung sarili mo. Unahin mo yung future mo. Unahin mong lumaki yung laman ng nasa bangko mo more than anything. Itabi mo na yan. Start with 10%. Nag-start ako noon, 10%. 10% muna, ginagamay-gamay pa. After 10%, 20%. Then, ako ngayon, 50% ng sweldo ko, lahat na napupunta sa ipon. So, huwag mo biglain naman yung sarili mo. Basta ang importante, start ka sa 10% the rule. Kung di mo kaya 10% kasi talagang mahirap, try mo 5%. Kahit 1,000 lang yan na isubi mo, basta importante, bayaran mo yung sarili mo. Ang pinaka-importante sa pag-iipon talaga is yung consistency and yung habit. Tinuturuan mo yung sarili mo na mag-ipon ka. Once na meron ka na nun, magiging madali na lang sa'yo lahat ng bagay. At kung ikaw, breadwinner ka, tapos may mga kailangan kang bigyang mga gulang mo, lola mo, kung may mga extended family ka nakatira, okay lang yun, pero huwag mong kalilimutan na dapat, kung bibigyan mo sila, bigyan mo rin una muna yung sarili mo. Pay yourself first. Importante yun, ha? Yun, those are the top 5 tips na mabibigay ko sa inyo. Ang basic niyan, promise, kapag nasimulan mo na yung 5 yan, ay, dadali ang buhay mo. Mas mapapadali lahat ng gusto mong i-aim sa pag-iipon kung nagawa mo na yung 5 na yun. Okay? Thank you!